Diyos, maray na aga sa ating mga kasambahay. At ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, bisita po natin yung ating mga kaibigan dyan po sa Department of Education. At ngayong umagang ito ay bisita po natin si Assistant Secretary Jesus L.R. Mateo, ang Assistant Secretary for Planning and Chairman din po ng Department of Education. Good morning po sa inyo, Asa. Hi, good morning ninyo. Kumusta po kayo? Good morning rin doon sa mga nakikinig sa iyo. At good morning din sa mga estudyante. Ayaw, syempre. At mga magulang dahil kasi magpapasokan na. Kailan nga po talaga? Next week, Monday, June 4. Parang kailan lang. Ano, bakit next week na agad? Parang ganun siguro yung mga estudyante, no? Kasi sa feeling nila, naku, mag-a-adjust na naman. Kasi po, syempre, diba, after sa isang bakasyon, na gumigising sila ng medyo late na, at natutulog din ng medyo late ngayon, mag-a-adjust na naman yung ating mga estudyante. Ngayon, apo. So ngayon po, kwentuhan nyo kami kaugnay po dito sa ating Oplan Balik Eskwela or yung tinatawag na Brigada Eskwela. Hindi, iba yung kwan brigada sa Oplan Balik Brigada Eskwela. Po yung yung brigada, paglilinis. Ito yung bayanihan. Paghahanda. Yung paghahanda, no? Preparation. Kasama na dito yung paglilinis, pagre-repair ng mga toilets, ng furniture natin, pagpipintura. Yung mga nasira. Yung paghahanda yun. Yung Oplan Balik Eskwela naman, yun yung, this will be on June 4, yung balik eskwela talaga ng mga estudyante. Well, we start, nilaunch natin, sinimula natin yung command center ng Oplan Balik Eskwela nitong Lunes, no? Ongoing lang nga po pala yun, di ba? Yung command center kung saan, doon po lahat ng concerns. Yeah, na pero mga meron tayo dito sa central office, meron din tayo sa mga regions, pati division. Ano po bang normaling natatanggap yung reklamo doon sa command center nyo sa DepEd? Ang mga natatanggap natin mga concern, yung mga estudyante na galing sa pribadong eskwelahan, dumilipat sa public school. Alright. Tapos yung collection, yung uniform. Collection nung... collection, kasi merong mga kwan kasi reklamo na... Yung mga illegal contributions, na mga collections. May polisiya tayo nung matagal na yung no collection policy natin. Right. Pero nire-recognize na rin natin kasi may mga voluntary contributions. Ito yung mga sa Boy Scout, Girl Scout, Red Cross, Anti-TB, yung mga ganyan. So kumbaga voluntary ito, hindi voluntary ito yan. Mandatory na yung iba kasi inuobliga. Yun nga ang problema kasi, inuobliga nila. Tapos ang masama pa nun, yung minsan hindi binibigay yung, di ba, card o form 7. Hindi pwede yun. Right. At saka, di ba ASEC, dapat po maintindihan na kumbaga hindi talaga obligado na magbayad sila ng Red Cross, ng yung anti-TB na yan. At saka yung mga test papers. Meron batas, meron tayong dapat pulisiya hindi sila kasi nagbabayad. Yung grade 1 up to grade 4, talagang no collection throughout the year. Pero pagdating ng 5 hanggang high school, no, pwede. Halimbawa, pag member ka ng Girl Scout, ninya, siyempre, kailangan may magbayad ka rin naman. Pero voluntary yun. Right. Dahil member ka. Ito po, may tanong. Ngayon na rin po ba daw magsisimula yung K-12 sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan? Nagsimula na tayo dun sa kinder last year, no? Tapos pinaigting pa natin nung nagkaroon ng batas ng kindergarten, no? Ngayong year na to, sa pagbubukas ng pasukan, yung bagong curriculum sa grade 1 at grade 7. I-implement na yon. I-implement na yon. Kaya nga, ngayon tinrain na natin yung mga guro doon sa grade 1 at saka grade 7. Teka, balikan po ulit natin yung brigada eskwela. Yun po ba ay ginagawa 1 week before pasukan or 2 weeks, before? 2 weeks before. Pero 2 weeks yon ginagawa, pero hindi ibig sabihin nun, hanggang doon lang yon. Patuloy pa rin yung tulungan, di ba, ng paaralan, pati yung komunidad. Oo, tsaka si ASEC, dati rin po na-interview ko last week. Ang sinasabi niya, ang natipid is malaki. Malaki dahil doon sa bayanihan, because libre to, maraming nag-ambag-ambag, may nagdala na ng kurtina, yung iba, yung mga pintura. Oo, pintura. Ang walis. Malaking bagay po kasi yun. Malaking bagay yun. Kasi yun nga ang gusto nating i-promote. Oo, na hindi nakukunin sa budget ng DepEd. Ibalik natin yung bayanihan spirit. Diba? Yun ang kagandahan. No? May mga NGO din po bang tumulong or mga private organization? Madami. Madami naman. Merong NGO, meron ding mga kwan, mga international donors. Ah, halimbawa, ang World Bank, USAID, UNICEF, tumutulong rin yan. Ano po yung binigay nila? Iba-iba. In-kind? In-kind, syempre. In-kind. Hindi pa pwedeng kwan, in cash, laging in-kind.
Tapos kasama mm-hmm. dito nga yung contribution sa labor. Sila mismo mm-hmm. naglilinis eh. Oo. Kaya talagang free na yung service. Ah, yes. Wala ka ng problema. Asek, dito naman po tayo, Asek Mateo, sa sinasabi nilang nagdagdag ba ng subject dahil doon po sa K-12 program? Ang mother tongue. Mm-hmm. Hindi naman subject talaga siya. Ang mother tongue ang pinopromote natin. Doon sa grade kinder. Ano po yun? Ang grade 3. Yung mother tongue, ibig sabihin lang nun, kung ano yung lingwahe doon sa bahay. Kung halimbawa, kwan mo, mother tongue mo sa bahay mo is English. Eh di dapat English. Oo. Kasi naiintindihan ng bata yan. Pero kung Bisaya ka, oo. Tapos tuturo mo English, paano mauunawaan? So yung dialect, yes, yung language yes. na inaano nila. Correct, correct. Mm. So, iba-iba yun. Halimbawa sa Ilocos, Ilocano. Mm-hmm. Sa Visayas, Visayas. So, meron ng ganon? Meron ng ganon. Okay, yun yung inaano natin, yun ang mm-hmm. pinupromote natin. Tapos, in-expand pa natin yung ladder nga, no? Mm-hmm. Naging K to 12 para sa ganon, hindi congested, hindi natin kinompress yung 12 doon sa ginawa nating 10. In-expand lang so, natin So, hindi ba siya. Nagkakaroon ng problema? Kagaya ng ano? Dahil po dun sa K-12 program na ini-implement ninyo, hindi naman, wala po bang major na na-encounter kayong problema? Well, ang kwan lang, ang nadidinig lang hindi namin. Hindi baka po sa classrooms, textbooks, hindi etc. Naman siguro. Hindi naman. Lagi naman kwan yan eh. Lagi naman tinutugon na natin. Mm-hmm. Pero ang kagandahan nito, Ninya, hindi mm-hmm. lang yung national government, pati local government tumutulong. Yun ang kagandahan. Oo. Yun nga ang gusto natin. Very supportive. Lahat talaga dapat tumulong. Hindi lang naman sa edukasyon eh. Sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Pero ito, Asik Mateo, no? Very common itong katanungan. Mm-hmm. Bakit nga daw po kasi nagdagdag pa kayo ng K-12 program? Bakit in-implement pa ito? Bakit? Dagdag gastos lang daw yan, etc. So ano po ba talaga ang kasagutan dyan? Once and for all, bakit nagdagdag? Tanong ko, Ninya. Mm-hmm. Alam mo ba na tayo, hindi, tatlong bansa lang sa buong mundo ang merong 10 years. Oo. Tayo lang yun, isa dito tayo sa Asia, doon. Pero may dalawa pa sa Africa. Mm-mm. Bakit tayo magdadagdag? Kasi sa ibang bansa, 12 years. Kaya tayo ngayon, yung mga graduates natin, kailangan pa kumuha ng mm-hmm. mga subjects, kailangan pa na another year pag pumunta sila sa ibang bansa. Pangatlo, di ba ang labor age natin kasi, is 18. 18 dapat. Oh. 18, di ba? Pag graduate ka ng high school, 16 ka lang. Oo. Kahit gustuhin mo magtrabaho, hindi ka pwede. Mm-hmm. Pangapat, yung competencies mo, hindi pa sufisyente mm-hmm. para magtrabaho ka agad. Pero hindi natin sinasabi, hindi magtrabaho kayo lahat, hindi. Ang sinasabi lang natin dito sa K-12, merong mga tinatawag na pathway. Kumbaga kung ano yung interest ng bata, mm-hmm. yun ang i-develop natin. Kasi hindi naman lahat ng estudyante tutungo kagad ng universidad o ng kolehiyo. Di ba? Yung iba gusto niya right. mag-negosyo. Yung iba naman gusto mag-technical. Oo. Kaya kung mapapansin mo, ang daming mga eskwelahan na ngayon na sumusulpot. Halimbawa doon sa culinary, yung chef. Oo. Di ba? Mm-hmm. Kaya ganun. Anyway, naku Asek Mateo, kulang na tayo sa oras pero imbitahan niyo po sila lalo na by June 4 on Monday balik eskwela na po yung ating mga estudyante sa public schools. Sa mga estudyante, adviso lang namin, maghanda kayo para sa pasukan natin. Sa mga magulang naman, kung sakali kayong magre-rent ng bus service, siguraduhin niyo lang yung bus service na yon mayroong mga karampatang certificate. At saka, huwag nyo naman pasakayin yung mga anak nyo sa isang nagpupuno ang mga bihikulo like tricycle. Oh, delikado yun. Kaya nga, nakipagsangguni tayo sa DILG at saka lokal na pamahalaan. Good. So, all set na, for June 4. Ayan po, maraming salamat po sa inyo maraming and salamat. Good luck. Yan po si Asek Jesus Mateo, ang Assistant Secretary for Planning and Chairman din po siya ng OPLAN, Balik Eskwela.